Okay, time check po natin. 5:25 na po. Uwian na. Ingat po kayo sa inyong pagbiyahe, sa pagmamaneho, sa pagkukumyut. Proteksyonan, gabayan at samahan po kayo ng Diyos na buhay. Pero bago po tayo, bago po kayo mag-uwian, bago po tayo mag-uwian sa ating mga tahanan, magbulay, manalangin at patuloy na sumamba sa ating Diyos na buhay. Okay, ang gospel po ngayon ay maiksi lamang. Ito po hinango kayo sa Mateo 6:19-21. At ito po yung karugtong ng gospel kahapon. At makita natin, nasa ordinary time na po tayo ng buhay pananampalataya. At ang title po nito sa gospel is ang kayamanan sa langit. Pero tayo po'y tatitlean natin ito ng magnanakaw. Mag-ingat sa magnanakaw. Unang tanong, kapatid, ano yung meron ka ngayon? Meron ka bang kalakasan? Yan yung yaman mo. Meron ka bang pamilya? Yan yung yaman mo. Meron ka bang karunungan? Yan yung yaman mo. Meron ka bang kalinuhan? Or meron kang mga nagagawang tulong sa ibang tao? Yan yung kayamanan mo. Meron kang kaibigan, pamilya, yan ang kayamanan mo. Kaya ito yung mga meron tayo na iingatan natin, baka manakaw ng kalaban. Sabi nga, huwag daw tayo mag-impok ng yaman dito sa lupa dahil baka kainin ng tanga o ng kalawang o baka manakaw at baka masayang. Commercial, kapi lang tayo. At ito po yung paalala sa atin ng gospel na ang magnanakaw, naririyan lamang sa paligid. Sabi nga doon sa John 10:10 na parito ang magnanakaw para pumatay, manira, at magwasak. Kaya yun lang ang intention ng magnanakaw. Manira, magnakaw, at pumatay, sabi doon. Kaya dito ang prayer natin, Lord, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng wisdom para malaman namin at madetermine namin kami ba'y nananakawan na. At kung kami nananakawan na, grant us the power para mapaglabanan itong mga magnanakaw na ito. Yun po yung ating ipagpipray sa araw na ito. Pero bago tayo magpray, kapatid, nais ko muna kayong kwentuhan. Ito po yung kwento tungkol sa paligsahan ng mga bansa na kung saan may mga magagaling na mga robot. Okay, magandang tanong din ito. Paki-comment po, ano po ba ang Tagalog ng robot? Yan. Baka alam nyo kung anong Tagalog ng robot, ako po hindi ko alam. Kaya ipaki-comment po ito. Ang una pong nagpakitang gilas, yung Japan, yung mga lodi natin, diyan po sa Nagasaki, inilabas po nila yung, sa Tokyo po pala, syempre, masosyal sila. Inilabas po nila yung kanilang 10 robot doon po sa Tokyo. Then after 30 minutes po, bumalik po itong 10 robot. Alam nyo kapatid, after 30 minutes ha, may nahuli na itong 50 magnanakaw. Ganong kagaling ang robot ng Japan. Pero syempre, papatalo po ba naman ang Amerika? Nagpakitang gilas po ang Amerika. Inilabas naman nila yung kanilang 10 robot doon naman lang po sa Washington. Then after 30 minutes, bumalik po itong 10 robot. At this time, ang nahuli naman po ay 100 na magnanakaw. Ganun po kagaling ang robot ng Amerika. Then the third po nagpakitang gilas, syempre ang mga idol natin, mga Noypi, mga Pinoy. Yan po, commercial lamang po, pagpapakita po ng ating mga kaibigan dito ha. Mga guapulis, shout out kay Boss Mandurriao natin ng SARMS. Nung inilabas na po ng Pilipinas yung kanilang robot dyan po sa Maynila, yung 10 robot, after 30 minutes po, laking gulat ng mga audience. Bakit? Sapagkat nanakaw na po yung 10 robot ng Pilipinas. Kapatid, ito yung magandang pagbulayan natin. Unang-una, baka yung nagbabantay, siya na yung nagnanakaw, siya na yung nangaapi, siya na yung nangingitin, siya na yung nan-susupreme o nanlalamang sa ibang tao. Baka hindi na siya yung nagpo-protection. Yun po yung magandang pagbulayan. Ako ba ito na imbis na nagbibigay ng pagmamahal, pagunawa, pag-asa sa ibang tao, ako yung nagiging dahilan para lumayo itong mga tao na ito. Ako yung nagiging nakakanakaw ng kaligayahan nila. Ako yung nagiging ako nakakanakaw ng kalakasan nila. Bakit? Sapagkat nai-stress sila sa akin, nabibisit sila sa akin. Baka yung dapat na nagpo-protection, siya na ngayon yung nagnanakaw ngayon.
second his baka naman may nananakaw na sa atin. Ito yung tanong kanina. Baka yung health mo nawawala na dahil sa bisyo. Di ba? Sa puyat ay aray, sorry po. Tayo po yung tinatamaan dito. Baka sigarilyo ka ng sigarilyo, inom tayo ng inom. O baka naman sugal ka ng sugal at nauubos naman ang pera mo. O baka tingnan din natin nasaan ang bunso mo, nasaan ang ate, nasaan ang kuya. O nga pala, kakamustahin ko nga pala yung mga anak ko. Nagbabakasyon po sila dyan sa Tanawan, Batangas, sa kanilang ate, Ate Nika, dyan po sa Tanawan, Batangas. Shoutout sa Baladad Family, kay Kuya Ninyo at saka kay Ate Nika. Nandiyan po yung aking panganay at saka yung aking bunso. Bantayan natin, asan na ba sila? Baka nawawala na sila, di ba? Ito, magandang paalala nga, di ba? O baka naman si nanay, si tatay, when is the last time na na-text? Kausap natin sila. Baka nase-separate na sa atin sila. Baka may nawawala na. O baka naman nakakatakot, baka yung asawa na natin. Bakit? Kasi baka wala na tayong time. Baka imbis na pagmamahalang ibinibigay natin, pasakit, paghihirap, kalungkutan. This time, Lord, tulungan mo akong maproteksyonan itong mga mahal ko sa buhay, itong pamilya ko. Hindi lamang pamilya ko, hindi yung karir ko, yung health, mahanap buhay, yung financial. Kaya napakaganda po ng gospel sa araw na to. Baka may nananakaw. Baka may nawawala. Baka ikaw naman o tayo na ngayon yung magnanakaw na. Let us pray, kapatid. Father, Son, the Holy Spirit, amen. Lord, salamat sa gospel sa araw na to. Pinaalalahanan mo kaming muli na huwag kaming mag-ipon ng mga kayamanan din sa lupa na pwedeng kalawangin, na pwedeng kainin ng tanga, or pwedeng nakawin ng kalaban. Sa oras po na ito, itinataas na namin sa iyo ang lahat. Pagpalain po kami, pagpalain po ang mga umuwi sa kanilang tahanan sa oras na ito. Pagpalain, Panginoon, ang mga pamilya. Protect them, bless them, guide them. At higit sa lahat, Panginoon, itinataas namin yung mga nawawalan na ngayon ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya, nawawalan ng pag-ibig. At higit sa lahat, nawawalan ng time para pagpuri, sumamba at tumakila sa iyo. Panginoon, bless mo yung mga uuwi ng kanilang tahanan, mga papunta ng probinsya. Bless mo rin po yung papunta naman ng mga Maynila, yung mga nagmumotor, mga nagkukumyun, mga nakasakay sa sasakyan, privado man o pampublika. Mga nasa impapawid, ganoon na rin po yung mga nakasakay sa mga sasakyang pang tubig. Nagpalain po sila sa kanilang pag-uwi, sa kanilang pumuntahan. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Muli-muli pa rin po, mala pa rin po, dito sa Makati City Police Station. Uwian na. Ingat po kayo sa inyong pagbiyahe. Pagpalain po kayo ng Diyos sa buhay. Bantayan, gabayan ang inyong pamilya. Bye-bye!